Tama na mas marami ng mulat. Ibaba peking bangko, tama na ang pagbubuhat. Ilang beses mang patawarin kahit na isagad. Tol, chong, pare bro, isa track. Ngunit di rin masisi kung sa katagalan ay nakakalimutan natin sino. Hello, magandang araw mga kababayan. Gusto ko lang ikontento. Diba si Rendon Labrador? Hindi ko alam. Ano ba yan? Napepekean ako dun sa issue nung yung pagbukas ng resto niya. Yung wala daw pumunta. Tapos ang sinisisi niya mga fans ni Coco Martin. Napepekean ako dun eh. Hindi kayo ba naniniwala ba kayo doon na flop yung resto niya nung nagbukas? Hindi ko nakikita yung na seryoso yun. Feeling ko parang marketing niya yun eh. Hindi ko yung walang pumunta daw. Tapos dito parang gumagawa siya ng ano eh, ng issue talaga eh. Hindi ko na nakikita. Tapos nagsagutan siya ng kapatid niya, yung si Haring Bangis. Yung tungkol dun sa yung sa rice, yung motivational rice. Feeling ko siya lang talaga yung ano eh. Siya lang talaga yung gumawa ng issue eh. Kasi yung sa resto niya, yung one cup of rice kasi is ano? Ayan oh. Motivational rice 100 pesos isang cup, then yung motivational garlic rice 200. Tapos grilled motivational rice with chili jam 500 pesos single serving. Hindi nyo na kailangan ng ulam dito kasi rice pa lang kanin na. Tapos dine-defend niya kung bakit daw 100 pesos yung one cup of rice niya. Sabi niya ganun, the motivational rice, status symbol ng mga taong lumalaban at hindi sumusuko sa buhay. So ang message niya, syempre para ma-achieve mo daw yung, I mean para makakain ka na, kailangan magsumikap ka para maabot mo daw, para ma-afford mo daw yung ano. Hindi ko mag-gets yung ano niya. Ito yung sabi niyo, motivational rice, pilitin mong umangat sa buhay hanggang sa ma-afford mo. This is not to discriminate pero ito ay simbolo ng mga taong lumalaban at hindi sumusuko sa buhay. So ilan kanin ang kaya mong bilhin? Nakangati yung utak ko every time na nababasa ko to talaga. Hindi ko na pinapansin to eh. Itong post niya na to. Kasi parang sinasadya niya talaga. Nafe-feel ko parang sinasadya niya na mag-viral yung ginagawa niya. Which is successful siya sa ginagawa niya. 'Di ba? Araw-araw may bagong nagko-comment doon sa motivational rise niya. Well, ano ba ang sarili ko opinion tungkol dito sa sarili ko na opinion ko paano? Ano ba opinion ko tungkol dito sa ano na to? Dito sa issue na to. Yung alimbawa, yung rice na 100 pesos na yan. Monitored ba ng DTI ang SRP ng mga resto? Feeling ko hindi naman ano. Kasi ang kabilang lang sa may SRP sa DTI yung mga ano eh. Basic commodities eh. Sabagay, basic commodities. Pero rice na to, hindi na to yung bigas. Alam mo yung bigas nasa list ng basic commodities ng DTI. Pero itong rice na ano eh, feeling ko wala namang illegal dito. However, kung ilalagay mo sa social media, syempre tayo mga Pinoy hindi naman lahat ay makaka-afford ng ganyan. Na wala namang special dun sa rice niya. 'Di ba? Kind of ano lang to eh, parang mag-viral lang, para mapansin lang yung parang sinasadya. Actually yung pag-post nga nito parang isip ko siya lang yata yung ano eh. Siya lang yata yung gumawa niyan eh. Just imagine ano, steam pandan rice 100.
So, meron silang ano, tapos sinausawa na ng mga ano, ng mga influencer. So, ito yung sinasabi niya. Ang motivational rice, 100 pesos. What is 100 pesos? Gusto kong gisingin na lahat ng Pilipino eh. Bakit kayo puro reklamo? Yo, Randall Labas. Ito, ironic lang ano. What is... Yes, totoo. What is 100 pesos? Ako kaya kong mag-spend ng 100 pesos talaga. Hindi naman sa pagmamayabang, hindi naman ako mayaman, di ba? I'm sure, halos lahat, kahit nga siguro 500 pesos, kaya nyo magtapon sa isang araw eh. Yung mga nanonood sa akin eh. Kaya lang ang pinag-uusapan natin dito, yung pagiging ano, yung pagiging practical. Di ba? I mean, sa akin, motivational speaker ka eh. Tapos yung ganito, parang ini-encourage mo na hindi maging practical yung tao. I mean, ano bang special dito sa, ano, dito sa motivational race mo? Hindi ha, alam ko naman, ako, Farah, para sa akin, feeling ko gimmick lang to eh. Siya rin ang nagpa-viral dyan at nag, ano, feeling ko lang. Pero pupunta tayo doon sa issue na ito ay, ingay ng pusa ko. Pupunta tayo doon sa issue na ito ay hindi naman siya sinasadya, ano? May pumuna, 'di ba? So dine-defend niya yung presyo ng rice niya. Ulitin nga natin sinabi niya. Ang motivational rice, 100 pesos. What is 100 pesos? Gusto kong gisingin na lahat ng Pilipino eh. Bakit kayo puro reklamo? Yo, Randall Labrador here. Actually, hindi naman nagre-reklamo talaga. Kasi when you say nagre-reklamo ka, in-avail mo dapat yung product. Eh, more on parang kinokomment. Ikaw nga, di ba? Marami pati yung pag-shooting ni Coco Martin sa Quiapo. Pinuna mo eh. Same lang yan sa ginagawa sa motivational rice mo. Iba ang definition na nagre-reklamo. Ang nagre-reklamo kasi, alimbawa, pumunta dyan sa store mo, may natanggap silang servisyo na feeling nila hindi sapat doon sa naibayad nila. Tapos nag-comment sila. Yun ang pagre-reklamo. Yung hindi nila nakamtan yung meron silang service na hindi nila nakuha or hindi sila satisfied do sa service na nakuha nila or do sa product na binili nila. Yun ang ano, kaya ka nga magko-complain, di ba? Ang English ng reklamo, complain. Ako, galing ako sa customer service. Di ba? Yung reklamo, sa akin talaga pupunta. Kaya alam ko yung definition. Hindi pagre-reklamo, nagko-comment lang dun sa ano mo. Dun sa presyo ng rice mo. So yung ginagawa pagrereklamo din kay ano kay Coco. Siya rin ang ano, you know, sinasaksak niya rin yung sarili niya, you know. Kasi kung gagamitin ko yung logic ni Rendon dito, nagrereklamo din siya dun sa ano, do sa ginawa ni Coco Martin at sa lahat ng bagay na pinakialaman niya. 'Di ba? Katulad ba ako, naiintindihan naman kita kung dumaldal ka dun sa ginawa ni Coco Martin, pero sana intindihin mo rin yung mga Pilipino pagka may na-comment din na hindi maganda dyan sa binibenta mo, di ba? Ang motivational rice, 100 pesos. What is 100 pesos? Gusto kong gisingin na lahat ng Pilipino eh. Bakit kayo puro reklamo? Yo, Randall Labrador here. Gusto ko lang magsalita tungkol dito sa motivational rice na parang hindi nyo maintindihan. Pero una sa lahat, gusto kong magpasalamat sa inyo dahil ang motivational rice ay naging number one sa buong Pilipinas. Maraming salamat po. Para naman sa mga nagko-comment, hindi maintindihan. Wala, naging number one? Salamat sa inyo dahil ang motivational rice ay naging number one sa buong Pilipinas. Nag-trending siguro ibig niyang sabihin. So parang pinlano mo talaga yan na mangyari. Pinlano mo. Pero to be fair, mukhang malaki yata yung cup ng rice niya, to be fair. Alam mo, dito sa yung malapit na kainan sa amin, na sikat, sobrang liit ng ano niya. Gano'n ba kalaki yun? Just imagine,
yung ano niya, yung one cup of rice niya, kasing kayang buhati ng spoon. Talagang ang liit. Tapos ano, 40 pesos. So kung titingnan ko dito, siguro mga halos parehas lang neto. Minsan i-vlog ko yun. Kakain ako doon, papakita ko sa inyo yung rice. Sobrang liit talaga ng serving. Oo. I-vlog ko yun. Pero hindi ko sasabi, baka mamaya madimanda ako ng ano eh. Sobrang liit ng serving. Kung titingnan ko, siguro halos ganyan. Just imagine 40 pesos yun. Mga tatlo. Yan sigurong rice ni Rendon. Doble. Dalawat kalahati niyan. Yung ano, yung rice nun. Sobrang, yung talagang sinasadya niya na, ano, na magkamali. I mean, sinasadya niya na orderin ng tatos, mabitin, tapos bumili uli. Ganun yung, bablog ko yun pagdating ng panahon. Maraming salamat po. Para naman sa mga nagko-comment, hindi maintindihan, pinagtatawanan ang motivational rise. Hindi kayo yung market ko. Pero kayo yung target ko. Kasi eventually, gusto kong ma-afford nyo yung 100 pesos na motivational rise. Saan nyo ba kinukumpara yung mahal para sa inyo? Kasi depende yan sa tao. Sa ibang tao, mura. Sa ibang tao, sobrang mahal. Meron naman ibang tao na sakto lang. Nasaan ba kayo doon? Baka oras na para isipin ninyo, nasaan ba ako sa buhay ko? Bakit yung 100 pesos hindi ko ma-afford? Sinong kawawa sa bandang huli? E di sarili ninyo na hindi nyo man lang ma-afford yung mga bagay na gusto ninyo. Hindi nyo man lang ma-enjoy yung mga bagay na deserve ninyo. Yun po ang gusto kong mensahe dito sa Motivational Rise. Hindi po ito pag-discriminate sa mga taong hindi ma-afford or namamahalan dito sa kanin na to. Hindi yun ang issue eh. Hindi nagigets ni Rendon Labrador yung issue. Na hindi naman sinisita na nandidiscriminate ka ng tao. Nasasabi lang na talagang mahal yung ano mo, yung kanin mo. Yun lang yun. Di ba? Ayan. Ulitin nga natin uli. Pero kayo yung target ko. Kasi guys, ay naging number one sa buong Pilipinas. Maraming salamat po. Para naman sa mga nagko-comment, hindi maintindihan, pinagtatawanan ang motivational rise. Hindi kayo yung market ko. Pero kayo yung target ko. Kasi eventually, gusto kong... Ano, paano ikaw yung... hindi ikaw yung market ko, pero ikaw yung target ko. Ah, ang ibig niya siguro sabihin, high-end yung resto niya. Pero ang target niyang maka-afford ng ano niya, yung mga maliliit. Para ma-motivate sila na mag-ipon ng... Hindi ano yun eh, parang ginagawa mong social climber yung mga tao min eh. Hindi pang ma-motivate yun. Ako para sa akin ha, hindi pang ma-motivate yun. Ma-afford nyo yung 100 pesos na motivational rise. Saan nyo ba kinukumpara yung mahal para sa inyo? Kasi depende yan sa tao. Sa ibang tao, mura. Sa ibang tao, sobrang mahal. Meron naman ibang tao na sakto lang. Nasaan ba kayo doon? Baka oras na para isipin ninyo, nasaan ba ako sa buhay ko? Bakit yung 100 pesos hindi ko ma-afford? Sinong kawawa sa bandang huli? E di sarili ninyo na hindi nyo man lang ma-afford yung mga bagay na gusto ninyo. Hindi ganun eh. I mean, yung rice kasi sa Rendon, hindi naman ano yan eh, hindi naman luho yan eh. Basic necessities yan eh. Nagigets ko, ibig mo sabihin, kung halimbawa, yung binibenta mo eh Jordan na sapatos, pwede pa. Kasi nga, kailangan mamotivate ka para, kasi yung luho kasi, pwede mong ano yan eh, pwede mong gawin motivation yun eh. Diba parang, trophy mo yan eh. Halimbawa, pag nakabili ka ng iPhone, di ba?
pwede mo i-flex yan na ibig sabihin, talagang pinaghirapan mo to, yung naka-afford ka sa mga bagay na hindi mo naman ikakamatay kung wala ka. 'Di ba? Yun ang ibig sabihin, pero itong rice kasi na to, basic necessities to ng buhay natin. I mean, sa Pilipino, hindi ka Pinoy kung hindi ka makakain ng rice, 'di ba? Dito nga sa atin, pwede ka nang mabusog, may rice ka lang at sabaw eh. Kahit instant noodles eh. 'Di ba? Ganun kakailangan ng Pinoy ang rice kasi yung ang pinag-uusapan kasi dito, parang ginagago yung mga tao. 'Di ba? Do sa pagbebenta mo ng rice na 100 pesos. Hindi pang mamotivate 'to eh. Tinuturuan mo maging social climber yung mga tao. Kasi ang pinupuna lang naman dito, yes, may kalayaan kang maglagay ng ano no, ng presyo sa ano mo, sa kanin mo. Pero yung the way mo i-defend kung bakit 100 pesos 'yan. Parang iniinsulto mo kasi yung ano eh, yung ano ng tao. Pwede siguro pwede mo sabihin ano, hindi, 100 pesos yan kasi yung ano halaga ng rice ko. Kasi may experience mo dito sa amin ay hindi lang naman yung basta makakain ka na, yung ambience ng lugar namin ganyan. Mas maganda pang explanation yun eh kaysa yung sasabihin mo na ano na kailangan ma-motivate kayo para ma-afford nyo yung hindi ko ano, I mean, di, somewhere siguro hindi ko lang naiintindihan yung point mo, pero para sa akin kasi ano eh, may mga time na nagsasalita ka dito na kinukontra mo rin yung sarili mo sa past eh. 'Di ba? Hindi ko ano, hindi niyo man lang ma-enjoy yung mga bagay na deserve ninyo. Yun po ang gusto kong mensahe dito sa motivation. No. Ako pwede ako mag-enjoy ng rice sa halagang 10 piso. Dito sa turo-turo sa amin, meron. Only rice pa nga eh. Bibili ako ng isang meal na ano, let's say yung 100 pesos mo, 100 pesos na meal, only rice pa nga eh. Kaya ko mag-enjoy kahit hindi ako bumili sa'yo ng rice na sinasabi mo. Kasi parang ang pinapalitaw mo dito, kakaiba yung kanin mo. Na sa'yo lang, I mean parang ikaw lang ang may kanin sa ano, sa buong mundo. Na kailangan kumayod ng mga tao para maibili ang kanin mo. Nakakaiba. Na anong special dyan sa kanin mo? Anong meron dyan para masabi mo na kailangan pagsikapan ng Pilipino para makain yung kanin mo? Anong special dyan? Wala, di ba? Okay lang sana kung halimbawa katulad doon sinasabi ko, yan ay iPhone or Jordan na sapatos or Louis Vuitton na bag, Chanel. Di ba? Kailangan pagsikapan nila para makabili sila na, dahil pag nabili nila na yon, parang bibihira kasi may ganun eh, na may Chanel na bag na mamahalin ni eh. Or kahit pa sabihin mo lakos man lang sana. 'Di ba? Kasi 'yun yung mga brand na mamahalin dito sa Pilipinas eh. Pero yung rice mo na pwede mabili sa ibang turo-turo at ibang ano na mayroong ganyan din na mas marami pa. 'Di ba? Anli ko nung ano mo. Hindi naman ikaw lang ang may ganyan eh. Penal rice. Hindi po ito pagdi-discriminate sa mga taong hindi ma-afford or namamahalan dito sa kanin na to. Hindi naman po kanin ang binibenta ko dito eh. I'm selling you your future. Na baka mapaisip ka. Na baka mangarap ka. Na baka subukan mo ulit. Ang hirap kasi sa mga Pilipino, nagja-judge tayo agad eh. Bakit yung Thai rice, Japanese rice, ang mamahal ng bili natin? Bakit tayo kailangan pang bumili sa ibang bansa? Layo na nung ano niya. Sa Tokyo, Japanese rice yun, di ba? Hindi mo ganyan kamahal. Only pa nga sa Tokyo eh. Hindi, correct me. Japanese rice ba sa Tokyo? Oo, parang yata ano. Hindi, paki-correct lang ako. Or sa ano, Yoshinoya. Japanese rice din. Pero hindi ganyan kamahal, men.
Bakit pa tayo kailangang mag-import? Ang layo nung ano niya, man. Ang layo. Ang issue kasi dito, nagpresyo ka ng... Hindi ako economical expert, ha. Kasi kaya feeling ko kaya nag-i-import may reason yun, eh. Na hindi lang basta kumain ka ng 100 ano. Kasi nga, diba, hindi, ayoko magsalita tungkol niya kasi hindi ko naman kasi talaga alam yung sistema ng pag-import-import na yan. Pero may kinalaman yun sa kawalan natin ng supply ng bigas. Diba? Para may mas murang bilhin yung mga tao. Kaya lang ang kawawa doon yung mga local ano natin. Paki-correct na lang ako, ha. Ganun ang pagkakaintindi ko kasi diyan. So nag-ano yung sinasabi mo na yon ay may kinalaman din sa presyo ng bigas. 'Di ba? Para nga mapababa kaya nga nag-i-import, eh. Ikaw naman diyan kasi nagbebenta ka pa ng 100 piso na ano na bigas. Ay na kanin. Ang layo nung ano mo, min. Ang layo nung ano mo ng explanation niya. Hindi kayo ba? Nalalapitan ba kayo doon sa explanation ni Rendon? Meron naman tayong Filipino rice, eh. Suportahan natin yung mga farmers natin. Dapat sariling atin. Nasaan ba kayo sa buhay nyo? Kasi wake up call na rin to, eh. Na kung namamahalan ka sa 100 pesos na kanin, yun yun. Hindi po ito pag-discriminate ng mga taong hindi ma-afford ang motivational rice. Ang hirap sa mga Pilipino, porket hindi nyo ma-afford, magre-reklamo kayo. Porket hindi na ibigay sa inyo, sisiraan nyo, magrarally kayo. Ang hirap sa mga Pinoy, gusto lahat spoon feeding. Tandaan ninyo, ang presyo, taas ng pataas. So, kailangan nyo itaas talaga yung standards ninyo. Oras na para magising kayong lahat. Diba? Kung tamad kang tao, wala kang trabaho, palamunin ka, mahal talaga yung 100 pesos. Pero kung ikaw yung taong pursigido, disidido ka, dumalaban ka, afford mo to. So again, gusto ko lang kayong i-motivate. Wake up call to para ma-realize nyo kung ano ba yung mga bagay na dapat yung ayusin sa sarili ninyo para later on, ma-enjoy nyo yung buhay na deserve ninyo. Hindi deserve namin or deserve mo? Hindi, man, eh. Wala pa rin, eh. Hindi ako convinced do sa explanation niya, eh. Di kayo, nakukumbinsi ba kayo? Siguro, may point siya sa sinasabi niya, pero nakabaon dun sa mga words niya na hindi ko makuha. Pero para sa akin kasi, men, ano, eh, ang layo nung yung mga ginawa mong analogy, ang layo, eh. Ang simple lang naman kasi ang problema nito. Meron akong kilala before. Sino ba 'yon? Hindi to, ha, si Ma'am Rubina. Ma'am Rubina na boss ko dati. Alam mo ba, mas gusto nun sumakay ng taxi kaysa magsarili ng yung kaya lang ginagawa niya yun sa Cebu lang, hindi sa Manila. Kaysa magdala siya ng sarili niyang kotse. 'Di ba? Kasi sa taxi daw na ikwento niya, I don't know kung totoo o kaplastikan. Kasi naikwento niya sa amin, sa pag nagtaxi siya, pwede niyang kwentuhin yung driver para malaman niya yung sabagay, negosyante naman yun. Ang ibig ko lang sabihin kasi dito, nasa tao kasi iyan, eh. Sabagay, yung example ko kay Ma'am Rubina, hindi naman dahil practicality yung pinipili niya, no? Pero may mga kilala akong mga may kaya talaga na gusto maging practical. Katulad ng mga naging kaklase ko sa college nun dati, na medyo big time na ngayon. Nasa ibang bansa kasi sila. Pag pupunta dito talaga, mas katulad ko sila na mas gusto na mag public transport kaysa magkotse. Kasi ang hirap talaga dito sa atin. Sobrang traffic. Just imagine, halimbawa gusto mong mag-relax ng weekends, magdadala ka ng kotse, pupunta ka ng mall, yung kalahati ng araw mo, kakahanap ng parking.
Eh kung malapit lang naman ang mall sa inyo, siguro isang ride lang ng train or ano, 'di ba? Bakit mag-ano ka magdadala ka pa ng kotse? yun ang sinasabi dito, yung practicality. May mga tao kasi gusto maging practical eh. Yung ma-maximize nila yung ano, yung hindi lang dahil sa convenience or ma-maximize yung kanilang income. Kahit pa sabi mong kumikita na sila ng milyones kada buwan, 'di ba? Halimbawa, kasi ano yun eh, nasa culture natin yung maging matipid eh. As mga Pilipino, 'di ba? Alam natin sa culture natin masama ang magastos. Mabuti ang matipid. Although na minsan may mga magagastos sa atin, pero nakatatak na sa utak natin na pagka matipid, okay. Pag magastos, hindi okay. Kaya yun ang nagiging resulta nito. Kasi meron kasing may mga katulad kasi ng rice mong mabibili na mas mura. Ito lang naman ay i-shortcut ko na lang yung dinadaldal niya, no. Ang point kasi ng mga tao dito ay pagiging practical. Kasi yung rice mo ay nabibili sa iba na mas mura at mas marami pa kumpara sa iyo, kasi hindi naman special yung rice mo talaga eh. Hindi lang ikaw ang may rice sa Pilipinas. Hindi yan katulad ng ano ng ginto, 'di ba? Na or kahit anong mga rare na ano na items sa collecting community, 'di ba? Ang mahal dati nung araw, alam mo yung Dragon Man na action figure ng ano ng Marvel, yung Dragon Man. Dati umaabot ng 50,000 'yun. Kasi nga wala kang mabibilhan talaga noon. At kung halimbawa nakaipon ka ng pera, marami talaga nag-aagawan sa 50,000 na Dragon Man. Dati. Kasi limitado lang ang makukuha noon. Hindi katulad ng rice mo, kahit siguro sa ang restaurant ako pumunta, makakabili ako ng rice na mas mura pa diyan. Nagigits niyo ba yung point kung bakit ano? At yung mga tao, hindi naman nagrereklamo sa iyo, tinatawanan ka lang. Kasi hindi naman nila inavail yan, hindi naman sila nagrereklamo eh. Katulad mo, 'di ba? Nagko-comment ka rin lang dun sa nangyari kay ito yung sinabi ko kanina eh, 'di ba? Dun sa pag-shooting ni Coco Martin. 'Di ba sinabi ba ni Coco Martin na puro ka reklamo rin. Hindi naman ganoon eh, 'di ba? I mean, kalayaan kasi ng tao, nasa baka nakakalimutan mo, nasa demokrasya tayo. 'Di ba? Wala tapos na ang panahon ng pagdidikta ayon sa inyo, sa mga historical ano diyan. 'Di ba nasa panahon natin ng demokrasya na malaya tayong sabihin kung anong gusto natin sabihin. Kapag sinabi ko halimbawa, ganito ano, may napanood ako movie, kapag para sa akin ay pangit, sasabihin ko para sa akin pangit talaga. Wala kang magagawa doon. 'Di ba? Kung yung rice mo ay mahal, para sa akin mahal talaga 'yan. Wala kang magagawa doon. Hindi naman nagre-reklamo, sinabi ko lang eh. Siguro kung natikman ko na 'yan na bumili ako niyan ano, dahil sa katangahan ko bumili ako ng rice na 'yan. Tapos pag tinikman ko, katulad lang pala ito ng rice na nabibili ko doon sa karinderya na 5 piso isang serving. Doon ako nagre-reklamo kasi inano ko na eh, 'di ba? Anyway, paki-comment na lang sa baba ano yung opinion niyo tungkol dito. Ang layo ng mga ano niya no, ng mga paliwanag niya. 'Di ba? Anyway, maraming salamat po. Bye-bye. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa kwiran. Panatilihing bukas ang sipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman, huwag matatag.